lalago. Sige, pangunahan tayo ni Anasel sa pagbasa. Ikalawang Kronika, chapter 26, verse 16 hanggang 21. Pinarusan si Lucius dahil Usias. Usias dahil sa kapalaluan. Nang si Usias ay maging makapangyarihan, naging palayo siya. Ito ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Nilapastangan niya si Yahweh nang pumasok siya sa templo upang magsunog ng kamangyang sa dambana. Sindan siya ni Sacerdote Azarias kasama ang 80 na matatapang ng sasardote ni Yahweh. Nang makita siya ay sinabi nila, Usias, hindi ka karapat dapat magsunog ng kamangyang para kay Yahweh. Tungkulin lamang iyan ng mga sasardote na mga anak ni Aaron na itinabaga sa gayong baway. Utang na loob, lumabas na kayo. Nagkakasala kayo sa ginagawa ninyo. Hindi kalulugdan ni Yahweh ang ginagawa ninyo. Ang haring Usias ay nagalit sa mga sasardote sa pagkatawag na ninyo noon ang insensaryo. Ngunit ng sandaling yun ay nagkaroon siya ng ketong sa noo. Nang makita ni Azarias at ang mga sasardote ang nangyari kay Usias, pinalabas nila ito agad. Hindi naman ito tumutol sapagkat naramdaman niya siya ay pinagrusahan niya. Hindi na lumaling ang petong haring ni Usias hanggang siya'y mamatay. Ibinukod siya ng tahanan, inalisan ng lahat ng patungkulin at pinagbawalang pumasok sa bahay ni Yahweh. Ang anak niyang si Jotham ang namamahala sa palasyo at sa buong lupain. Ang iba pang mga ginawa ni Usias mula sa simula hanggang katapusan ay isinatiktik ni Usias na anak ni Amos. Yan, hanggang 22. Okay, salamat Anasel. Hindi ko alam kung rinig dito yung boses mo. Ano. Tingnan po ninyo. Nagkaroon siya ng ketong. Ano po? At ang matindi, yung ketong niya sa mukha, dito sa noo, dito sa lugar na kitang-kita, kaagad ng tao. Alam po ninyo, yung pagkakaroon niya ng ketong sa noo, sinadya ng Diyos para makita kaagad ng tao. Dahil ang ketong, yan ay pinandidirihang sakit. Yan ay sakit na nakakahawa. Pag nalaman ng tao na may ketong ka, lalayuan ka kaagad. Babatuhin ka pa nga eh, para lumayo ka eh. Ano po? Bakit siya nagkaketong? Dahil sa kapalaluan. Pagmamataas. Alam nyo, hindi talaga po pwede sa Panginoon ang pagmamataas. Siya ay dito, ay nagkaketong. Kung natatandaan nyo si Naaman, siya naman ay may ketong na. Ano? May ketong na siya. Dito naman, nagkaketong pa lang. Ano po? Nagkaketong pa lang. Aking pinaghambing yung dalawa. Sabi ko, kasi alam nyo, sa katauhan ng bawat tao, may makikita ka na may matututunan ka. Alam nyo, si Naaman, ang ketong niya, hindi mo makikita sa mukha. Natatago. Oo, nandito sa kamay. Yung bang natatakpan, kaya pag nakita mo si Naaman, makisig na makisig. Hindi mo kita yung kanyang ketong. Kaya, hindi mo kagad siya lalayuan pag nakita mo. Pero, ketong pa rin. Ano? Ito naman, nagkaketong siya. Si Naaman may ketong na, ito nagkaketong pa lang. Tingnan po ninyo, ang dahilan ng pagkakaroon niya ng ketong ay yung kanyang pagmamataas. Ano? Alam ninyo, hindi naman siya mapagmataas dati. Ano? Hindi siya ganun dati. Hindi siya mapagmataas. Alam po ninyo, nung ako'y kabataan pa lamang, mga edad siguro, teenager, dahil ako isang mananampalataya, pangkaraniwan sa akin na may mga pastor na Brother Byron,
Ikaw ay magbasa ng Bible, ha? Opo. Amen po. Nung ako ay maging pastor na, one time, may isang pastor na sinabihan ako out of pagmamalasakit bilang isang pastor. Pastor Byron, magbasa ka lagi ng Bible, ha? Alam nyo, na-offend ako. Pero nung bata pa ako, nung kabataan pa ako, hindi ako na-offend. Nung pastor na ako, na-offend ako. Hindi ko yun nakita sa sarili ko. Na meron na palang pride na nasa loob ko. Hindi ko pansin. Kaya ako na-open dahil sinabihan niya na ako nung pastor na ako. Eh ano kung pastor ka na? Hindi naman talaga masama na magbasa ka palagi ng Bible. Na-offend lang ako dahil nga sa aking dating sa akin, bay, teka naman. Pastor ako, bakit ako sasabihan mo ng ganyan? Hindi ba pwede? Di ba? Doon makikita kung ikaw ba'y mapagpakumbaba pa din. Pero alam nyo kung ako'y mababa ang puso na talagang mapagpakumbaba, hindi ako ma-offend sa sinabi niya. Ituturing ko yun na tinig ng Diyos para sa akin. Pero sa huli, na-realize ko, salamat sa Panginoon, na-realize ko yung na meron na palang ganun sa akin. Ito po si Haring Uzias ay hindi siya ganito dati. Naging hari po siya ay 16 years old. At siya ay isang hari na katulad ni Ezekias, ni Josias at ni Joas. Hindi niyo ko kilala, no? Kaya ako sinabing katulad siya ng mga haring iyon. Dahil sa umpisa ng kanilang paghahari, ang inasikaso kagad nila, alam niyo kung ano? Hindi yung pagiging hari nila. Ang inasikaso nila, yung bahay ng Panginoon. Yung tinatawag na Temple of God. Kasi itong mga hari na ito, si Ezekias, si Joas, si Josias, nung sila'y maging hari, ay ang nadatnan nilang gobyerno din yun eh, ang nadatnan nila ay isang gobyerno na pinabayaan na ang Panginoon. Alam nyo, ang pinakamagandang gusali na meron sa Israel nung panahon na yun, yun yung templo. Napakaganda ng templo. At yun ay malinis, nasa ayos ang lahat. Ano po? Yun ay pinapangalagaan nila. Pero, madalas, dumadating sa point na pinapabayaan nila yung bahay ng Panginoon. Anong epekto pag binabayaan yung bahay ng Panginoon, yung templo ng Diyos? Anong epekto? Ang Diyos lumalayo sa kanila. Ano? Actually, sila ang lumalayo sa Diyos. Pero yun din ang sumatotal. Sila'y malayo sa Panginoon. Ano po? Kaya ang nangyayari, nasasakop sila ng ibang kaharian, nagkakaroon ng taggutom, nagkakaroon ng salot. Ano? Yun naman talaga ang resulta ng pagiging hiwalay sa Diyos eh. Ano po? Alam po ninyo, itong mga hari na ito, pag-upo nila sa trono, ang pinapaayos nila agad yung templo ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Dahil alam nila na ang Israel ay hindi pwedeng isang matatag na kaharian na walang Diyos. Hindi pwede. Yung ibang kaharian, pwede. Kahit walang Diyos, matatag sila. Pero ang Israel, hindi pwede. Tayo mga mananampalataya, tayo mga Kristiyano, hindi tayo pwedeng walang Diyos. Maayos ang buhay mo na wala kang Diyos, hindi pwede. Ano po? Ganun ang realidad ng buhay natin. Hindi pwedeng wala ang Panginoon sa buhay natin. Ano po? Hindi tayo magtatagumpay. Kaya ako nasasabi yun, kahit papaano, meron akong karanasan ng buhay na alam ko yung buhay ko ay malayo sa Panginoon. Meron. May kwento ko nga sa inyo na
nung time na yon ay naranasan ko na para magkaroon ng kapayapaan, umiinom ng alak tuwing gabi. Totoo po yan. At isa lang yun sa mga karanasan na nararanasan ko. Itong mga hari na ito, sa bagay si Uzziah naman ang pag-uusapan, kaya ko lang nabanggit, na yung Diyos na nasa langit, nakikita yung ginagawa nila, na pinapahalagahan ang Diyos. Ano? Sa totoo lang, ang templo ng Panginoon, yun ay simbolo ng relasyon natin sa Kanya. Kaya nga sabi ng Bible sa New Testament, hindi nyo ba alam, Nanay Carmen, hindi nyo ba alam na ikaw ay templo ng Diyos? Ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa iyo. Ano? Pabayaan mong relasyon mo sa Panginoon. Tingnan natin kung anong mangyayari. Diba? Pabayaan mo. Kung pinabayaan nila ang templo ng Panginoon nung una, ang naging outcome ay yung pagkasira ng kaharian. Ganon din sa atin. Pag pinabayaan natin yung relasyon natin sa Panginoon, paano natin papabayaan? Huwag kang sumimba. Ano, walang ganitong gawain. Pag itinigil na po natin ito, yun ay umpisa ng pagpapabaya ng relasyon sa Diyos. Ano? Huwag kang magbasa ng Bible. Oh, Pastor, hindi nga kasi ako nagbabasa. Ano po? Huwag kang manalangin sa Diyos. Itigil mo yung mga ganon. Pinabayaan mo na yung relasyon mo sa Panginoon. Yung outcome nun, mararanasan mo. Totoo po yan. Kaya nga po ngayon, kahit na po kami, meron kaming internet sa bahay, ako talaga, pinipilit ko sa sarili ko na pangatawanan, asikasuhin ang relasyon ko sa Panginoon. Laging manalangin, laging magbasa ng Bible. Pagka ako'y merong activity, Bible study tuwing Sabado, pumupunta ako. Inaasikaso ko ako'y nangangaral ngayon. Pero actually, personally, inaasikaso ko yung relasyon ko sa Panginoon habang nangangaral ako sa inyo. Pag pinabayaan ko itong ministry na ito, ng pangangaral ng Word of God, ang katumbas nun, pinapabayaan ko yung relasyon ko sa Diyos. Ano po? Ang dali lang pabayaan ng relasyon sa Panginoon. Ang bilis, ano, ganun kadali. At sila, ako'y natutuwa pag binasa ko po yung kasaysayan. Nakikita ko, basta't unahin yung bahay ng Panginoon, alam na ang magiging kasunod na mangyayari. Alam po kung ano nangyari kay Uzziah. Ganun ang kanyang ginawa. Sabi po dito, siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon ayon sa lahat na ginawa ng kanyang amang si Amasiyas. Ano po? Gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon. Verse 5, siya'y tumalagang hanapin ang Diyos sa mga kaarawan ni Zacarias na siyang maalam sa pangitain ng Diyos. Tumalaga na hanapin ang Diyos. Nagdesisyon siya. Desisyon niya sa kanyang sarili na unahin ang kapakanan ng bahay ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin nun. Ano? Yung ibang hari, kaya binanggit dito na siya'y tumalaga, kasi yung ibang hari, hindi ganun. Hindi nila itinatalaga ang kanilang sarili sa paghahanap sa Diyos. Sa New Testament, ang sabi po ng Bible, sabi ng Panginoong Jesus, Matthew chapter 6, verse 33. Ito yung counterpart. Seek ye first the kingdom of God. Ano po? Hanapin ang kaharian ng Diyos. Dito ang nakalagay, tumalagang hanapin ang Diyos. Ano? Ang ibig sabihin po ng hanapin ang kaharian ng Diyos, ibig sabihin, mamuhay ka ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang mga Israelita, that time na nadatnan po ni Uzziah, hindi na namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Ano? Dito nila inumpisahan ang paghahari. Pag ang paghahari ay inumpisahan nila sa Diyos, ang mga kasunod na pangyayari, pagtatagumpay. Totoo po yan. Pag gusto mong basahin ang kasaysayan ng mga kaharian, pag
pagbangon at pagbagsak, paghina at paglakas. Basahin mo ang 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles. Mababasa mo dun. Bakit sila bumagsak? At bakit sila nakabangon uli? Ito makikita mo. Dahil hinanap nila uli ang Diyos. Alam nyo sa buhay po natin, ako'y nahiwalay sa Panginoon. Gusto kong bumalik uli. Gusto kong bumangon uli. Gusto kong bumangon uli. Gusto kong makabangon uli. Dati, parang imposible nang mangyari. Pero alam nyo, kung saan ako nag-umpisa? Sa pagsisisi. Sa paghingi ng tawad sa Diyos. Alam nyo, parang tao ay magkaroon ng maayos na relasyon uli sa Panginoon kung sakaling siya ay alam niya sa kanyang sarili na napalayo siya sa Panginoon. Walang ibang pag-uumpisahan sa pagpapakababa at pagsisisi at paghingi ng tawad sa Panginoon. Doon siya mag-uumpisa. Hindi pwedeng hindi. Makakabangon ka na walang pagpapakumbaba. Hindi. Walang ganun. Kaya siya, ito pong kanyang ginawa actually ay isang paghingi ng tawad sa Diyos. Isang pakikipag-ayos sa Panginoon. Ang ginawa ni Uzziah. Nung sabihin dito na tumalaga siyang hanapin ang Panginoon. Anong outcome? Sabi po dito. Habang kanyang hinahanap ang Panginoon, pinagiginhawa siya. Ano po? Ganun din tayo. Habang ginagawa natin, ipinapamuhay natin ang kalooban ng Panginoon, pinagiginhawa tayo ng Diyos. Totoo po yan. Totoo po yan. Progressive yung takbo ng buhay natin. Ito yung time na siya po ay mapagpakumbaba sa harap ng Panginoon. Ito yung time na pag siya'y sinabihan ng isang saserdote, nakikinig siya. Ito yung time na pag siya ay pinapayuhan, nakikinig siya. Ito po yung panahon na yon. Hanggang ang kanyang pangalan ay lumaganap hanggang sa pasukan ng Ehipto. Habang sinusunod siya ng niya ang kalooban ng Panginoon, alam po ninyo nangyayari. Nakikilala siya. Merong isang hari ang Israel na maka-Diyos. Nababalitaan ng mga tao ang kanyang kadakilaan. Hindi siya para magpasikat sa mga tao. Talagang itinataas siya ng Panginoon. Ano? Doon sa kanyang pagpapakumbaba, itinataas siya ng Panginoon. Ano? Sumisikat siya. Nababalitaan ng mga tao yung katanyagan niya. Ano? Sinasamahan siya ng ating Panginoon. Siya'y lumakas na mainam. Ibig sabihin ng siya'y lumakas na mainam, dati hindi siya malakas. Dati, mahina siya. Ano? Alam po ninyo, hindi naman masama na siya ay tumaas ang kalagayan eh. Alam niyo, sa totoo lang, hindi masama na ikaw ay tumaas ang kalagayan. Ang masama ay yung maging mapagmataas. Ano po? Itinaas ka ng Panginoon. Talagang ang mga tao ay kikilalanin ka. Pero it's up to you na pag ikaw ay nagmalaki. Ano? Alam po ninyo, ito nangyari sa kanya. Ngunit nang siya'y lumakas, ito yung binasa mo, Anasel, kanina, ang kanyang puso ay nagmataas. Naanupat siya'y gumawa ng kapahamakan at siya'y sumalangsang laban sa Panginoon niyang Diyos. Ano? Kailan siya nagmataas? Nung bang mahina pa siya? Nung malakas na. Nung matibay na. Nung marami ng accomplishment. Ano? Pwede naman, Anasel, na marami kang achievements pero mapagpakumbaba ka pa din, di ba? Pwede. At nakita ko dito, hanggat nagpapakumbaba siya, ang Panginoon, sinasamahan siya. Hanggat nagpapakumbaba. Lalo siyang itinatatag, lalo siyang itinataas ng Panginoon. Natupad po sa kanya yung sabi ng Biblia na ang nagpapakataas ay ibinababa ng Panginoon. Nangyari po sa kanya.
At matindi yung sinapit po niya dito. Ipinahiya talaga siya ng Diyos. Hindi ka nagtagumpay dahil magaling ka. Hindi ka malakas dahil magaling ka. Dahil matalino ka. Ano, ipinamukha sa kanya ng Diyos na kaya ikaw ay nasa ganyang kalagayan ngayon ay dahil sa akin. Hindi dahil sa iyong sarili. Totoo po yan. Si Naaman, kaya sabi ko kanina, siya ay nagkaketong. Si Naaman naman ay may ketong na nang lumapit siya sa Diyos. Nakita ko na yung ketong ni Naaman ay hindi katulad nung kanya. Kasi si Naaman, yung ketong niya nga ay nakatago. Wala sa mukha. Pero alam mo, hindi ko alam kung ito'y may kinalaman talaga doon sa pagmamataas, yung ketong. Kasi si Naaman ay na-reveal na siya ay may pagmamataas din. Nakita mo yun? Na-reveal doon sa kasaysayan ni Naaman sa 2 Kings chapter 5 na mayroong pagmamataas din sa kanyang puso. Hindi nga lang halata. Hindi halata. Kaya lang nalaman na siya ay meron palang pagmamataas noong pinapaligo na sa ilog. Sabi ko nga dati, si Naaman matapang. Si Naaman magaling. Si Naaman malakas. Huwag mo lang paliliguin sa ilog. Ayaw maligo sa ilog. Yun lang pala ang katapat. Ano po? Alam nyo, nung pinapalublob na siya sa ilog ng 7 beses, general ako. Hindi mo ba ako kilala? Galit na galit siya. Una pa lang eh. Nagalit siya, hinang hindi siya nilabas. Nabastusan siya. Di ba? Alam ba, nandyan si Mayor. Ikaw ba ay, sabihin mo susunod na lang ako. Di ba hindi? Kabastusan kasi yun eh. Lalabas siya, ay Mayor, naku. Ay, sige po Mayor. At maghahanda na po ako agad at pupunta na agad ako. Di ba? Si Naaman, ina-expect niya na iistimahin siya ng ayon sa kanyang kalagayan. Ano po? Pero alam nyo, alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso ni Naaman. Alam niya na merong pagmamataas din sa kanyang kalooban. Eh ikaw ba naman, napakarami mong achievements? Ikaw ba naman, napakaraming digmaan ang naipanalo mo? Yung hari, tuwang-tuwa sa iyo kasi marami ka nang na-accomplish, marami ka nang naipanalong laban. Ano? Alam nyo, yun ang danger pag ang isang tao ay nagtatagumpay. Di ba? Sama na natin yung pera. Ano? Totoo po yan. Dati mabait, pero pagka mataas na ang nararating, ay, pag binati mo, ang sagot na sa iyo ay huyo. Huyo. Ano? Totoo. Biblia ang nagpapatunay, nangyayari kahit sa people of God. Power. Pero, pwedeng hindi mangyari. Di ba? Pwedeng hindi mangyari. Pwedeng hindi ka mauwi sa pagmamataas. Aba, ang akala ko'y lalabas siya. At kanyang pagagalaw-galawin ang kanyang kamay sa dakong sa lugar na meron akong ketong. Ni hindi lumabas. Tapos uutusan ako na maligo sa ilog ng alitao. Yun ang counterpart, eh, alitao. Kasi nung panahon na yun, yung palang ilog Jordan, yun ang pinakamaruming ilog nung panahon nila. Pero naniniwala ako dahil yun ay yung unang panahon. Malinis pa din yun kumpara sa ngayon. Biruin mo ka. Ni hindi siya lumabas. Tapos uutusan ako na lumigo sa ilog ng Jordan. Eh pagka-ilog ng Jordan? At pagka-dumi ng ilog ng Jordan? Hindi ba niya ako kilala? Hindi ba niya? Pastor ito. Marami nang alam sa Bible. Di ba? Sa totoo lang, ako, lagi kong nababanggit yung mga pastor.
yung salitang pastor. Kasi may danger pag hindi nag-ingat. Ang Panginoon ay tayo'y tutulungan at pagpapalain. Pero pagka ikaw ay nakitaan niya ng pagmamataas, umpisa na. Umpisa na ng iyong pagbagsak. Totoo po yan. Totoo yan. 52 years siya na naging hari. Ang kaharian ay masaya sa panahon na ng paghahari niya. 52 years. Ang nakakalungkot ay yung ending. Ano? Yung ending ay hindi happy ending. Yung buhay ni Uzias, hindi happy ending. Kasi yung ending ng kanyang buhay ay yung namatay siya na meron siyang ketong. Mabuti pa sinaaman. Ano? May ketong na siya nung siya lumapit sa Diyos. Pero ang kagandahan kay Naaman, hindi siya namatay na meron siyang ketong. Alam po ninyo, nung time na masasabi kong malayo ako sa Panginoon, nasabi ko sa aking sarili, hindi ako mamamatay na ganito ang kalagayan. Hindi ako papayag na ito ang maging ending ng buhay ko. Babalik ako sa Panginoon. Totoo po yan. Nakita, ako'y naniniwala, nakita ng Panginoon yung puso ko. Ipinadala si Pastor Obed. Totoo po. Hindi yung sa sarili ko na nakabalik ako sa Panginoon. May mga taong ginamit. Pastor Obed, pinadala ng Panginoon sa akin. Si Pastor Don, Sister Shirley, yung pong nasa church ngayon. Nakabalik ako sa Panginoon. Ano po? Sinaaman, siya po ay may ketong, pero hindi po siya namatay na meron siyang ketong. Pinagaling po siya ng Panginoon. Bakit? Alam po ninyo kung bakit. Dahil na-realize ni Naaman yung kataasan na nasa kanya. Ano? Nung siya po ay lumublog doon sa ilog ng Jordan, yun po ay isang pagpapakumbaba. Hindi lang nakalagay sa Bible, pero yun ay isang pagpapakumbaba na kahit ikaw ay general. Biruin mo, ang nagsabi pa sa kanya yung alila niya. Sir, kung ikaw naman po ay gagaling, why not? Ano? Nakinig siya sa isang alila. Sino ka? Sino ka para ako'y payuhan mo? Sino ka para pagsabihan mo ako? Hindi po ganun. Nakinig po siya. Lumublob siya ng 7 beses. Isang pagpapakumbaba. Ano? Hindi lang siya gumaling sa ketong, gumaling pa siya sa sakit na pagmamataas. Ano po? Ang pagmamataas ay sumisira ng buhay. Nasira ang buhay ni Uzias. Nag-umpisa ng maganda, sinira ng pagmamataas ang buhay niya. Kaya ang ending po niya, namatay siya na may ketong. Ano po? Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang Biblia ay hindi po itinatago yung mga pangit na nangyari. Isinusulat yung mabuting nangyari at isinusulat din yung masamang nangyari para maging warning, para maging babala, para wag nang maulit sa iyo. Totoo po yan. Para huwag nang maulit sa iyo. Ako, ngayon, at least kahit papano na naipangaral ko ito, mas nagiging aware ako. Ano po? Nagiging aware ako na dapat panatilihin ko yung aking paa na nakaapak sa lupa. Alam mo yung ibig sabihin ng ano? Humbleness. Ano? Pagpapakumbaba. Kaya ngayong hapon na ito, hindi ko alam. Ito rin kasi yung itinuro ko kina Russell. Hindi ko alam kung ano kanilang pinagdadaanan sa buhay. Ano? Kasi sa totoo lang, nag-aral si Russell at si Florence. At masasabi ko na si Russell ay matalino. Ano? Hindi ko naman sinasabi na si Russell ay mapagmataasan. Basta ako'y naniniwala na kaya ako naipangaral sa kanila ito ay dahil ito yung mensahe na gustong sabihin ng Panginoon sa kanila. At ang maaaring ngayon, kaya itong ating topic ngayon, maaaring may makapanood nito na makatulong sa kanya ito. Totoo po yan.
Kaya salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ito na muli tayong binigyan ng Panginoon ng mensahe. At tayo ay sa sarili natin kung kita natin o kaya nahalata natin na medyo may pagmamatahas ay ito'y ibig sabihin, ito'y talagang tinig ng Panginoon para sa atin. Ano? Sige po, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Magpasalamat po tayo. Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sa mensahe. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa kapahayagan na nagagaling sa iyo. Dahil sa aming buhay, Panginoon, pag minsan nababasa po namin, pero hindi po namin nakikita yung message, Panginoon. Pero ngayong pagkakataon na ito, Panginoon, ipinakita mo po sa amin yung message, Panginoon. Salamat po. At ako'y naniniwala na yung kaunawaan ay ipinagkaloob mo po sa amin. Panginoon, minsan pa po ay dumadalangin po ako na iyo pong patuloy na bigyan kami ng lakas at samahan, Panginoon. Lalong-lalo na po sa panahon na ito na ang COVID-19, Panginoon, ay tumataas po at ang epekto po, Panginoon, ay lumalawak, Panginoon. Lord Father God, salamat dahil ako'y naniniwala, Panginoon, na ang iyong protection, ang iyong pag-iingat ay suma sa amin, Panginoon. At hindi kami masyadong natatakot at hindi kami talaga natatakot, Panginoon, dahil ang mas nangingibabaw sa amin ay ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Patuloy kang maghahari sa buhay namin, Panginoon. At patuloy mo kaming tulungan na lumakad sa kapakumbabaan, Panginoon, sapagkat doon ka nalulugod sa mabababang puso, Panginoon. Salamat po, Ama. Purihin at sambahin ka magpakailanman sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you.